Hi guys, welcome. This is the center of reading nito for collective. For anyone who can resonate is reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Three of Pentacles in reverse. More information to you. Ten of Swords in reverse and the World. So, nag-end na, no? Nagkaroon na ng completion. Natapos na yung lahat ng masasakit na pinagdaanan mo. Parang nakapag-forgive ka na. Kung hindi man na nakapag-forgive, nawala na yung sakit. Nawala na yung pain na naramdaman mo. Para bang tinapon ko si Era. Sa ere, na parang iniwan ka, yung ganun. O yung parang binasura ka ng person mo. Yung mga ganun ba? O masakit yun. Na parang wala ka ng pakinabang. Doon ka na. Parang tinapon ka na. Parang katulad dito sa picture, no? Na parang iniwan sa ere o binitawan mula sa taas. Yung ganun. Ayun, no? Tapos puro pain, puro tusok-tusok, yung ganyan, puro painful, yung ganun, parang binitray ka, na parang wala ka ng pakinabang, na parang doon ka na, tapo na kata, wala kang pakinabang, parang ganun. So, nakarecover ka na sa ganun na experience mo. And with the three of pentacles here in reverse, sa ngayon, parang wala ka ng gana na mag-build, no? Or pwede nga ang kung ano man tong plano mo, parang parang ni-stop mo muna or tinigil mo muna. Yeah, kasi with this card, oh, na kung dati may ginagawa ka, plans, yun, tinigil mo muna. Ano tong ginagawa mo, yung mga pinagsisikapan mo, no, na i-build, parang tinigil mo muna. Siguro kung ano man to, ano to, paghigante, the Three of Pentacles in reverse here, paghigante ba yan? Hindi naman. Ano yan, Three of Pentacles dyan? Meron kang yung parang kinarira mo na yung ano, yung pagiging guarded, defensive, no? Kumbaga tuloy-tuloy yung pataas ng pataas yung defense na ginagawa mo, yung binibuild mo dito, no? Para naglalagay ka ng wall, no? Protection sa sarili mo, yung ganyan, no? Oh, so wall, no? Parang gano'n na. Tuloy-tuloy pataas ng pataas yung ginagawa mong wall defense. Ngayon ay hindi na, tinigil mo na. Kasi nawala na yung pain. Oh, may nag-end na eh. There's a completion na nangyari. Possible you will start a new beginning in your life, a new chapter in your life, a new. And yung parang yung magaan na yung loob mo. Yung wala nang pain. Hindi ka na nagiging defensive. More information sa'yo. Ano pang energy mo ngayon? Ang ini-embody mong energy ngayon? Ano ang ini-embody mong energy ngayon? Seven of Cups. So, meron kang sisimulan and meron ka namang mga choices, oh. Ano to? Nalilito ka kung ano yung sisimulan mo? Hindi. Namimili ka sa kung kunwari may option ka or choices, namimili ka kung ano yung sisimulan mo. Namimili ka kung ano yung sisimulan mo. Yeah. Na wala ka nang
fear pa or wala ka ng phobia na hindi mo na kailangan yung maging defensive pa. Namimili ka kung ano yung sisimulan mo. So, ibig sabihin may choices ka, may mga opportunities in love or in your career, in your life, kung ano yung sisimulan mo, panibagong buhay. Ganyan. Kasi with the death card in reverse, so it's a new beginning. Or kung person man yan, kung option, yung namimili ka kung sino yung you will start a relationship with that person. So possible may option ka. Or choices in love, or else opportunity kung paano mo simulan yung buhay mo, kung ano yung pipiliin mo landas, kung ano yung pipiliin mo na choice. New beginning na to, yun. Para bang may nag-transform and you will start a new beginning in your life. Na kung ano yung mahalaga sa iyo. Na kunwari option or choices or opportunities na pinanghinayangan mo. Na talagang may value na sa iyo. Na nakita mo na yung worth, yung halaga. Na you really need that pala. Na yung hindi mo pagsisihan, yung pagpili mo sa tao na yan, kung person man, kung option, no? May option ka. Or kung opportunity yan, hindi mo pagsisihan na yan ang pinili mo. Na yung iba, ay syempre, kung may pipiliin ka, kailangan kasi isa lang pipiliin eh, lalo na kung person yan, kung option, di ba? Or kung opportunity, isa lang eh, hindi naman kasi pwedeng pagsabay-sabayin yun eh. Yung hindi ka pwedeng yung lahat, hindi kasi pwedeng lahat eh. Siyempre, kung person yan, magagalit yung iba, magagalit yung isang person, no? So you need to choose. Na yung hindi mo pagsisihan na na yun ang pinili mo. Person man, or choices, or opportunities, mga ganyan. So, ayan. Ano kang klase ng tao? Ngayon, ano kang klase ng tao ngayon? Kasi nagbabago-bago yung tao eh. In reverse ba to? Parang in reverse eh. Yeah, it's in reverse. Ayaw mo na mag-effort sa ngayon. Ayaw mo na mag-put ng hard work. Saan? Sa relationship? Sa relationship. Kasi nalulungkot ka lang. Nagiging sad ka. Para bang naiiwan ka lang. Ikaw ay nagiging kawawa. Eh, ganyan ba? Nagiging emotional ka lang, ayaw mo na mag-effort sa relationship. Ayaw mo na diligan ang diligan yung relationship. If you're in a relationship, katulad nito. Siguro, todo, ano ka, bigay. Todo effort. Todo put ng hard work. Yung ganyan sa relationship. Todo invest. Mga ganyan ba? Yung hindi ka nagpapabaya. So ngayon, ayaw mo na mag-effort. Ayaw mo na nga pag-focusan ang relationship sa ngayon. Or ayaw mo na masyadong pag-focusan or pagtuunan ng pansin yung relationship sa ngayon. Or pwedeng yung past person mo, yung person na todo ka effort doon. Kung ano man yung ginagawa mo pag-effort dati or lately. Yun ka na ngayon eh. Ano yun? Ibibigay mo yung attention mo sa sarili mo? Kumbaga, pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo na ngayon? Hindi. Ano ang pagtutuunan mo na ng pansin na yun? Ang magtagumpay. Ang magtagumpay saan? Pwedeng sa pangarap mo sa buhay. Ang magtagumpay ka sa anxiety.
sa depression, sa fear na nagkukontrol sa'yo to be who you want to be who you are meant to be sensya na guys, ingay ang pusa ko. Ang magtagumpay na malabanan mo yung takot mo. Na maharap mo yung takot mo, yung malaking takot mo, yung biggest fear mo. Na nag-i-endure sa'yo towards success, towards victory. Ayun. Ayaw mo nang magtodo effort ang mag-focus ang pagtuunan ng pansin yung relationship or yung taong minahal mo na kung dati todo ka invest effort kasi dun ka nalulungkot lalo no sa kabila ng binigay mo na panahon, effort, hard work sa relationship na yan at sa person na yan, ayun pa ang igaganti sa'yo. Yun ang ibabalik sa'yo, kalungkutan. Ganun kasi yung pagmamahal minsan, guys. It's a risk. So, swerte na lang na isang tao kung yung matsambahan niya na person ay ma-appreciate yung pag-e-effort at yung hard work na binibigay sa relationship. Kadalasan kasi parang na-take-taken for granted yung mga taong nag-e-effort, nag-invest. At kadalasan hindi pa minamahal. Manotice nyo lang din sa sarili nyo, sa experience nyo. Na kung sino yung totoong nagmamahal sa inyo, parang na-taken for granted yun din. Kaya gano'n. At sabihin mo na mas pogi yan. Mas maganda yan. Either babae or lalaki. Kaysa isang person na parang hindi ka naman pinapahalagahan. Pero mas minamahal mo yung taong hindi ka ganang pinapahalagahan, right? Kaysa dun sa seryoso at na totoong nagmamahal sa'yo, na nag-invest at nag-effort sa'yo, right? Yun kasi guys eh, I don't know why. Na kung na-notice nyo yan, sarili nyo, na kung merong tao na nagmamahal sa inyo at todo effort sa inyo para matitaken for granted nyo. Diba? Parang wala siyang halaga. Parang matitaken for granted mo talaga eh. Parang hindi mo makita yung worth niya. Kahit gano'n pa siya ka-good looking. Diba? Kasi ganun ata yung utak ng tao. Balingag. Malingan ba talaga ang utak ng tao? I think, ganyan eh. Karamihan ganyan, guys. Para bang baliktad? Baliktad. Okay, balingag. Balingag ko sa ilunggo pa. I don't know kung ano yung balingag. Baliktad? so, ayan. Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, or else dahil din sa ginagayuman ng iba, yung person mo. Kahit na hindi, or else kung ikaw yan, no, na ganun ka din, na parang natitaken for granted mo yung totoong nagmamahal sa'yo, yung nag-effort sa'yo, pwedeng ginagayuman ka ng iba. That's why, natataken for granted mo, yung taong totoong nagmamahal sa'yo at willing mag-invest, mag-put ng effort sa'yo. Yung mga ganun. So, Aries, Leo Sagittarius. So, ano yung papasok ngayon sa buhay mo? Ano mga changes? Anong papasok sa buhay mo yan? Kasi may mga nagbago sa'yo. Anong mga pagbabago sa'yo? Ano ang mga darating sa buhay mo? Seven of Cups.
What's with the Seven of Cups in reverse here? Ah, may mga pagbabago sa'yo. Hindi ka na manghihinayang pa sa mga options na ibabasura mo. Yes, as you see, hindi ka na manghihinayang pa sa mga options na ibabasura mo. Yun ang mga darating sa'yo. Yun ang mga pagbabago sa'yo. And kung may option ka, may nakukuha din ako dito na. So, just take kung ano yung makaresonate lang, guys, ha. May nakukuha din ako dito sa card na to, yun, ha. Kung meron kang options, wala dyan sa options mo ang taong nahihinayang sa'yo. Ang taong nagpapahalaga sa'yo. Ang tao na hindi ka ibabasura. Wala dyan sa options mo. Yun ang darating sa'yo. Yung taong nahihinayang sa'yo. Yung taong may halaga ka sa kanya. At kung may option ka, wala dyan sa option mo. Wala dyan sa choices mo. Pero it's up to you. Ano pa ang tungkol sa darating na yun sa'yo? King of Pentacles in reverse. Person ba yan? Yung darating sa'yo. Person. Kaaway mo? Ang darating sa'yo? Hindi naman kaaway. Person mo na ipaglalaban ka. No? Daming meaning yan, guys. Person mo na nagkaroon ng malawak na pangunawa, sabihin na natin ganun, na naging clear yung judgment niya, na naging tama at hindi na clouded yung judgment ng person mo na yan, na ipaglalaban ka niya. Yung taong ipaglalaban ka. Pero pwedeng unstable to emotionally or maybe financially kasi in reverse to eh. Or unstable lang talaga siya or ungrounded emotionally right now. Lahat naman dumadaan sa mga ganyan na points. I mean, dumadaan sa ganyang pace. No? Lahat yan nakaka-experience ng ganyan. Yung parang unstable sometimes, ganyan. So, hindi naman always yan. Hindi naman often yan. Hindi naman palagi yan. Maybe, sa point na parang unstable siya ngayon with the King of Pentacles in reverse. Na yung maring hindi lang siya grounded. Hindi lang siya ganun ka masipag magtrabaho. Hindi siya ganun ka motivated. Hindi siya ganun ka hardworking ngayon. Parang hindi siya ganun ka practical ngayon dahil may pinagdadaanan. Gusto kanya ipaglaban. Past person mo ba yun? Yung gusto ka niyang ipaglaban? Hindi. Hindi siya past person. It's a new person. Hindi din new person. Pwedeng um
pwedeng person mo yan na nagkaroon ng connection sa inyong dalawa. Still, may connection pa rin kayong dalawa. Until now. Kahit hindi ka nag-uusap, may connection pa rin kayong dalawa. Ganon. 50-50. Ay, yung person na malungkot ka. Siya ba yan? Yung nagpalungkot sa'yo? Yan yun? Hindi eh. 50-50 yun ang sagot. Pero gusto ko niyang ipaglaban, no? Hindi din siya new person. Hindi siya past person. So, pwedeng current person mo ngayon. Or pwedeng still current person mo ngayon. Or still, meron kayong connection pa rin ng tao na yan. Yung ganon. Current person or still meron kayong connection yan. Na may halaga ka sa kanya. Pero wala siya sa choices mo eh. Or else, siya yung pinili mo sa choices mo. Or sa options mo, siya talagang pinipili mo. Yung ganun. Yung iba kaya mo ibasura, siya ang pinipili mo. Energy ng person mo na yan. No? May offer yun sa'yo. Gusto niya mag-reach out sa'yo. At ang intention niya ay mag-grow yan. Yung mag-start sa pag-reach out. O yung magsimula kayo ng something stable and then mag-grow yan yung relationship niya. Yung ganun. Current person. So, pwede na kilala mo siya. Or you're in a relationship right now. Or still may connection kayo kahit hindi ka nag-uusap, no? Ito yung gusto niya simulan sa'yo. With you. Ito yung energy niya. May sisimulan siya or may sinisimulan siya na pwedeng bagong relationship, maring with you. Or meron siya yung sinisimulan na relationship or anything. Business or career or what. Na consistent siya. And willing siyang mag-put ng effort, consistent siya. Magtsatsaga yan. Magiging consistent yan sa simula niya. Page. Parang bata pa yung energy, no? Pero may growth yan. Magiging consistent yan. So, yan. Ano ang feelings ng person mo na yan sa'yo ngayon? Feeling niya magtatagumpay yan, yung connection yung dalawa. Yung relationship niyo kung meron kayo, if you're in a relationship right now. Feeling niya magsasucceed yan. Magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan, a bright future together, yung ganyan. Na ano pa? Ano pa yung feelings niya? So yun ngayon, ang person mo na yan. Oh? Fearless. Hindi siya natatakot. Kahit mukha ka pang leon, kahit aggressive ka pag nagalit ka, kahit para kang dragon pag nagalit ka, hindi siya natatakot sa'yo. Wala siyang takot. Lalo na ang mag-grease na may sabihin siya sa'yo, na maging open siya sa'yo, so kung ano may sabihin sa'yo, or yung siya ang maunang mag-approach sa'yo, hindi siya natatakot. Hindi siya matatakot. Fearless ka eh. This person doesn't care. Kung mag-fail o mag-succeed man,
kung magustuhan mo or hindi. Yung gagawin yung action sa'yo, yung sasabihin niya sa'yo, kung ano yung magiging reaction mo. Pwede may soul connection kayo. Pwede, soulmate mo ba yung person yan? Soulmate mo. Soulmate mo, that's why. That person doesn't care. Soulmate, high priestess. Ay, connected guys, spiritually nito. Energetically. Kasi soulmate mo eh. Soulmate mo yan. Kaya wala siyang pakailang kung ano yung magiging reaction mo. So, masasabihin niya sa'yo, sa isipin mo sa sabihin niya, kaya niya magpakatotoo sa harapan mo, sa'yo, na hindi niya kailangan pikiin ang sarili niya, hindi niya kailangan mag-pretend. Kung yung ibang person ay natatakot na ma-expose yung totoo nilang pagkatao, or natakot na magpakatotoo sa'yo, ito hindi. Hindi yan ah. Ano ang intention sa'yo na itong Page of Pentacles ng person mo na yan? Ano ang intention niya sa'yo? Queen of Pentacles. Ang mapangasawa ka. Ang mapangasawa ka. Ang maging partner ka. King of Pentacles and Queen of Pentacles. Na mag-lead sa ganyan yung sinimulan yung relationship or yung sisimulan yung relationship pa. Yung gano'n. Libra, Pisces, Capricorn, Taurus, Virgo, and Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, and same. Ano ang iniisip ng person na yan sa'yo ngayon? Five of Cups in reverse. Iniisip niya na kailangan niyang makarecover sa panghinaya, sa emotional turmoil, sa sadness, na hindi dapat siya maging nega, na mag-isip ng negative, na maging, na yung magpapa-emotional sa kanya, yung mga negative na, yung magiging emotional lang siya, yung ganun. Ano pang iniisip ng person na yan sa'yo ngayon? Son of Pentacles, tingnan mo. Ayaw niya na mag-isip ng negative. Pagdating sa, yung magiging emotional lang siya, yung magiging nega lang siya. Yung ganun. Ayaw niya na yung puro panghinayang, yung mga ganyan. Ang gusto niya positive. Yung mapangasawa ka. Iniisip niya na kung paano siguro na mapangasawa ka. Kung paano na yung bumuo kayo ng family. Iniisip niya or pinag-isipan niya yan kung paano kayo magkatuluyan. So, iniisip niya na bumuo ng family with you. Iniisip niya na yung magkaanak kayo, ganyan, yung mamuhay kayo ng prosperous, yung maging spouse ka niya, yung maging nanay or tatay ka na magiging anak ninyo, yung ganyan, yung mamuhay kayo ng kompleto and masagana, yun ang abundant, masaya, peaceful, yung mamuhay ka ng panibagong buhay na, yung magkasama na kayo, nabubuo na kayo ng pamilya ninyo. Yung ganon. Anong feelings mo sa person mo na yan? Anong feelings mo sa person mo na yan? Actually, heartbroken ka eh. Sasaktan ka. Pwedeng sa sinabi niya sa'yo. Pwedeng na heartbroken ka
sa mga opinion niya. Kasi nagpapakatotoo yan. Wait lang, guys. Wait lang. Kasi this person doesn't care. Kung ano yung maging reaction mo, magalit ka, or sasama yung loob mo sa mas sabihin niya, sa action niya, sa reaction niya, sa gagawin niya action. Kasi soulmate mo nga siya eh. So, hindi na yun naiilang sa'yo. Hindi niya na kailangan na magpakaibang tao na kontrolin kung ano talaga siya. Kumbaga, magpakatotoo na siya eh. Ganun. Hindi siya nahihiya. Hindi siya, hindi niya na iniisip pa na kung ayaw mo sa kanya, kung ano talaga siya. The way siya magsalita, the way siya mag-react, the way siya yung mga actions niya, yung mga ganun, no? Kung ayaw mo sa kanya, okay lang, parang ganun. Na kahit masaktan ka sa mga sasabihin niya, matanggap. Kasi kumbaga, ano yun eh, parang ang ganyang yung pagiging totoo kasi para bang masanay kayo kung ano talaga kayo. Masanay kayo sa isa't isa. Na mas makilala niyo kung ano talaga yung ugali ng isa't isa. At yan, nasaktan ka dyan. Pwede may sinabi yan. Nasaktan ka ba sa sinabi ng person mo na yan? May sinabi yan na masakit? Hindi. Pwedeng nasaktan ka dahil may ginawa yan na nasaktan ka. May ginawa siya na nasaktan ka. Pwedeng nakipagrelasyon siya sa iba. Nag-cheat? Or kung hindi mo nag-cheat ay nung hindi na kayo okay, nung naghiwalay na kayo, ay nakipagrelasyon na siya agad sa iba. Pwedeng ganun. Basta may ginawa yan, nasaktan ka. Or nakipaglandian siya sa iba. Nakipag-flirt siya sa iba. Kumarot siya. Kumarot siya. Hindi ako nasaktan. Maliban dyan, ano yung feelings mo sa person mo na yan? Doon ka talaga mas nasaktan, no? Actually, ano yun eh, parang nililet go na nga yan eh. Parang, para bang nirelease mo na yung pagiging possessive mo dyan. Kung dati possessive ko dyan sa person mo na yan. Ngayon, parang you go with the flow. You allow things to happen. Kung para siya sa'yo, para siya sa'yo. Kung hindi siya para sa iyo ay hayaan mo na lang, parang ganoon. Na hindi mo na pipilitin pa na mapasayo. Yung ganoon na. Na hindi ka na mag-hold on pa. So hindi ka na nag-hold on. Naniniwala ka ba na para kayo sa isa't isa ng person yan? Let's see ah.
Oo. Kasi may love eh. May pagmamahal, may emosyon. Yes. And para bang naging defensive kayo sa isa't isa with the Seven of Wands, or parang dahil sa mahal niyo yung isa't isa, or dahil mahal mo siya, minahal mo ba yan? Minahal mo ba yung person na yan? Hindi. Dahil sa emotional ka, then there's an emotion here. Or pwedeng yung person na yan ay minahal ka niya talaga. Naniniwala ka naman na na yun na nga, no? Pero may pagka-defensive ka din with the Seven of Wands. Siguro ayaw mo lang din masaktan. May nahuli ka sa person mo. Meron. Meron ka nahuli dyan. Yung mga balak ba sa'yo yung person mo na yan? Anong balak niya? Page of Cups. Ang mag-reach out, ang mag-offer. Yun na nga yun, guys. Balak niya mag-reach out, mag-offer. Nang a Cup of Love. Masuyuin ka. Na kahit na sa ano lang, kahit na short message. Page, yung energy niya. Parang bata isip or immature pa. Bata pa, mag-isip. Or, ano yung balak niya pa sa'yo ng person mo niyan? Knight of Wands. Ang mag-take ng action towards you. Ikaw, anong balak mo para sa inyong dalawa? May balak ka ba? Ano to? Upright to? In reverse? Wala eh. Wala kang balak dyan. Sa ngayon. Wala. Wala akong balak na magkaroon ng stability sa inyo. May sama ng loob ka sa person mo na yan? Nasasaktan ka pati? Yes. May sama ka ng loob. Anong wish mo para sa person mo? Wala. Ang, huwag na siya malungkot, gano'n. Ano pang wish mo sa kanya? One more card. Maging motivated siya. Makarecover na siya sa kalungkutan, sadness. Kung may mga pinagdaanan niya, no? And yung maging matyaga siya na mag-antay, mga ganun. Ano pa wini-wish mo for your person? Three of Swords. Ang masaktan din siya. Ang masaktan din siya. Ano pa wini-wish mo para sa person mo na yan? Kasi nasaktan ka. Ang hindi magkaroon ng reunion sa kanila ng destiny niya. Yeah. Or yung kung may karelasyon yun dati na hindi sila magkabalikan, no, dati niyang karelasyon ng third party.
hindi magkaroon ng reunion sa kanila. Or union. Bakit? Anong tingin mo dun sa third party na yan? Magkakabalikan pa sila ng person mo na yan? Hindi na. Tingin mo hindi na magkabalikan. Ayaw mo magkabalikan silang dalawa. Ayaw mo. Mablakan mo. Harangan mo. Bakit? Gusto mo masaktan tong person mo? Gusto mong bumuo kayo ng family din? Ano? Ano to? In reverse ba yan? Ten of cups na yan? Alam, hindi. Hindi. Upright yan. Ay! One more card. In reverse ba yung ten of cups? Ay, in reverse siya, guys. Ang gusto mo, kasi para hindi sila magkatuluyan, para masaktan siya. Para hindi siya maging masaya sa love life niya. Yung ganun. Para ano, makaganti ka? Para makaganti ka? Dahil nasaktan ka? Oo. Dahil nasaktan ka. Ang gusto mo ay hindi siya maging masaya sa love life niya. Ang gusto mo ay heartbroken siya. Na kung sino man yung nakatadhana sa kanya ay hindi sila magkatuluyan. Lalo na kung yung nakatadhana sa kanya ay past na din na magkabalikan sila. Ayaw mo magkaroon ng reunion sa kanila. Nuwari ang tingin mo ay yung past person niya ang destiny niya. Ayaw mo magkatuluyan sila. Gusto mong i-block yun. Harangan mo. Yun. Yes. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na siguro may notify sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaraan sa reading dito.